Kasi po, Manila paper lang po yung ginagamit namin doon. Eh, yung nagpapasa na po kasi sila nga, yung mask po ako doon, siya kay laptop, ang gamit ko doon sa kay laptop ko, hindi ko na po ginawa kasi para naman po sa Lord yun eh. So pagdating ko sa Montal Bandi, start from the scratch po ulit. Hindi. Kumbaga nakapagod lang kasi kapag umuulan or nasisira yung Manila paper, pag dinig sa model, sa scotch tape, nasisira, tapos susulat muli kami. Tapos sabi ko lang one time, habang nagmumotor ako, sabi ko, Lord, nabigyan mo naman kasi ng projector, bigyan mo kami Lord ng laptop. Kasi ano, parang gusto namin maibigay yung best worship, pero limitado lang kung ano meron kami. Tapos, eh, natutulang ko din sa pala ng latayan natin dito is, kahit wala pang budget, eh, tingin-tingin ka na sa mga, kapag mag-canvas ka na, mag-check ka na. Hanggang sa yun, tingin ako sa sarap ko, Lord, ang mamahal, hindi ko kaya to, sabi ko. Hindi kaya ng budget ko. Hanggang sa una, natutuwa ako sa Panginoon kasi nag-meeting kami dito sa yung mga sa outreach leaders, pastors, and members, leaders po, na yun po, hindi ka na-provide si Lord ng kabiling ano, projector. So, tumatuwa po ako sa Lord, salamat kasi dumating na yung projector na kasi last ko lang yung hiningi, miyak talaga kay Lord niya na alam mo, simple pasalanan na lang, sir, ko, Lord, bigyan mo naman ako ng projector. Sabi ko kasi ayun yung gusto ko talaga, ayun yung gusto ko sa church. Tapos, yung, sabi ko, hindi sa silangan, kasabay po, sabi, nakita pala nila yung prayer request ko, nung ako po yung nagpa-pastor pa doon na, pastor, nakita nga namin prayer request mo kasi nag-dinas pala sila, last last year pa yata yung last year, na nakalagay doon is, projector for the silangan church. Saka laptop, sabi niya, yung prayer mo, pastor, kahit wala lang dito sa church, wala, kahit wala lang dito sa church, naka-abot pa yung prayer mo sa church namin. Amen. So, parang lumabas confidence yun na, Lord, eh, nakalimutan ko na yun eh. Kumbaga, salamat dahil sinunod mo, dahil yung laptop, sabi ko, susunod na yung laptop. Kasi sabi ko, Lord, kung dumating yung projector, bigyan mo naman ako lang ng laptop. Amen. Eh, natutuwa ko sa Panginoon kasi, yung pinaayos na po yung motor ko, dumating na po yung blessing. Eh may mga natrapang, may natrapang sobra. Doon na kami nag-check ng laptop. Sabi ko, sige, dadagdagan mo na lang. Alam niyo po, ang buti ng Panginoon kasi nakita ko yung may mga laptop na mahal, may mura, pero hindi siya yung standard or quality na kailangan sa church kasi magdalag siya. Eh, sabi ko lang, ang kailangan ko lang sa laptop is for the PowerPoint presentation and Microsoft Word para gumawa ng pre-preach kasi ayun lang naman ginagawa ko sa laptop ko eh. Sa totoo sa Panginoon kasi mayroon akong kaibigan na Christian na kinukulit ko siya dahil IT din siya na okay pa to, ganyan-ganyan. Siguro dahil nakulit na sa akin, naghanap siya ng laptop na mag, ano, na pwede kong bilhin. Tapos yun sa kaibigan niya na 8.5 po yung presyo. Then sabi niya, ay pastor yan, sabi po, wasap po, sabi niya ng kaibigan ko. So ang nangyari po, dahil nalaman niya pastor po ako, binigay niya po ng 5,000 lang. Tapos yung chineng ko yun dito sa fast food, nakakatuwa kasi ang ganda po, tapos at the same time, ay blessed pa nilang kasi talagang tinirip pa ako, kasi kwentuhan kami. Kaya pagdating ko dito nung Merkules, habang binubuksa ko yung laptop, alam niyo po, naiiyak ako. Sabi ko, Lord, hindi ko kaya pipilip niya. Tapos, kailangan doon yung church ko. Kasi sabi ko, Lord, nabuti ko kasi, lagi ko din yung tinipan na langit ko. Amen. Amen. Aga, Lord, salamat kasi yung pag-ibigod ko sa'yo, walang ito eh. Pero, Lord, pag-ibigay niya talaga yung puso mo at kailangan yung likod niya, ibibigay niya. Amen. Kaya masaya-masaya, miyak na po ako, pero masaya-masaya po ako. Kasi ano ba eh, kanina lang, nakaraan lang ako miyak sa Lord, bigyan mo naman ako ng projector sa laptop. Yung umot ng isang bata sa ano, bigyan mo naman ako. Tapos nagulat ako, ang bilis. Kaya last week, ang galing kasi bagong projector, bagong laptop, napalitan ng pyesa yung motor ko. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Kasi gusto namin na ibigay yung best worship sa iyo. Kaya pagkulay ko para sa akin. Kaya kung kahit kami yung mag-train, pag umiyak tayo kay Lord, humingi tayo sa Kanya. At sa Kanya na tayo dumipende, hindi tayo ayin sa ibang tao. Talagang magbibigay ko ang ating Panginoon. Kaya pagkulay ko para sa ating Panginoon.